Magandang araw mga kahabi. So, andito na naman tayo para sa ating panibagong vlog or video na tatalakayin na naman ngayon. So, ang gagawin ko po ngayon is magpapakita po ako sa inyo ng mga photos po ng mga fishes ko at i-judge ko po ito base po sa kung ano yung mga fault na meron sila. So, excited na po ako sa tarati. At tinapong simulan. Let's go! So, magsisimula po tayo dito sa HMPK na Emerald. Ito yung tinatawag nila na HMPK Emerald. So, medyo okay naman po siya sa tingin ko, pero medyo nakukulangan po ako dito sa part na ito. Ito po na part niya. Ito sa kanyang dorsal. Yan po. Yan. So, parang may ano po dyan. Parang may space po siya na parang kulang po sa para dumikit talaga dun sa caudal niya. But overall, okay naman po siya. So, maganda rin po yung ulo niya. Medyo kulang lang sa ano eh. Trapezoidal shape yung anal niya. So, yan po. Yan po sa ano, sa banda ng kanyang caudal. So, next fish po tayo. Nemo Galaxy pa rin. Nemo Galaxy. So, okay naman din po siya overall, pero parang dito lang na part sa kanyang caudal is parang hindi siya medyo yung tinatawag nila na ang tawag dito sa caudal na to is rounded. So, kailangan talaga sa mga HMPK or sa mga half moon is talagang yung D-shape na caudal nila. So, pero overall naman, okay pa din siya. Kanyang ventral medyo may split ng konti. Yun o, nakikita niyo po. Sa anal niya, kulang din po sa ano, pagiging pointed yung anal niya. Pero overall naman, okay siya. Medyo gwapo din. Next tayo. Ito. Multicolor Kindikoi HMPK. So, overall, maganda din siya. So, yung color distribution niya lang sa ano, sa dorsal niya is kulang po ng medyo kulang po ng kulay para matawag po natin na balance yung ano, color distribution niya. So, pero overall, maganda pa rin. Hindi din po siya ano, wala pong kulang sa racing niya. So, yung tinatawag na ano, random ray. So, hindi po siya ganun. Okay din sa yung dorsal niya lang medyo hindi po talaga forwarded. Standard dorsal lang. Okay pa din. Ventrals, okay naman. Overall, okay din siya. Maganda. So, ito. Ito po yung ano, crown tail ko na nanalo sa ano. Marami din tong pinanalunan na show eh. Kaya medyo hindi ko na. Pero ang pinakamaganda niya pong napanalunan is dun po sa ano, IBC online show. So, ito po yung ano, okay po yung symmetry niya. Pagiging ano niya, circular direction ng symmetry niya is okay din. So, yun. Color distribution niya, medyo may bleeding dito sa ano. Bleeding pala tawag nito sa mga mascots. Yung part sa kanilang anal at caudal na meron pang medyo hindi pumuputol dun sa pattern nila. Gaya nito is red and blue siya. So, medyo may blue palang konti na ano dun sa caudal at ano niya, anal. Overall, maganda din talaga siya. Balance din yung caudal niya. Yung pagdiak ng mga stock niya sa caudal niya. Ganda rin. So,
pa tayo sa iba. So ito rin, sarili ko din po itong ano, breed ng na mga ganito. Ahili ko din po kasi yung mga ano eh, mascot talaga. So kahit HMPK, half moon, round tail at double tail half moon is talagang hilig ko talaga yung ano, mga mascots. So ito, sa picture kasi hindi masyado siyang makikita yung iba pa talaga niyang fault. So sa mga ano lang, sa makikita lang natin dito sa base sa picture na kung ano meron dito. So yung nakikita ko dito is dito sa may dorsal niya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung 5 at 6 na stock niya is nagdidikit na. So sa mga ganitong faults, yung mga dumidikit na yung mga stock, so hindi naman siya matatawag na major fault. Siguro minor, pero pag lumagpas na din sa kung ano yung hinihingi ng standards, kaya lumagpas na, so mga nasa 3 or 4 or more na stocks niya yung nagdidikit na sa mga crown tail. So yun yung tinatawag na madadagdagan talaga yung minus sa fault niya. So yun, dito tayo sa caudal. Caudal niya, okay naman yun. Medyo may dikit dito sa may gitna, pero hindi talaga natin ma-judge kung dikit ba talaga yan sa personal. Pero based sa akin, kasi ako yung umawak ng isda na ito, sa time na ganitong edad niya, hindi pa siya hindi pa sila nagdidikit niyan time. So sa anal niya is good naman, wala namang tining. So, overall okay pa din. So, ganda pa din yung ano niya. So ito, sariling likha din po natin tong mga gantong style kasi yung mga from Kindikoy to Nemo Galaxy, ito yung tinatawag nila ngayon na Nemo Galaxy. So based po dito sa picture na nakikita natin is overall maganda din siya. So good yung ano niya, yung form niya, yung trapezoidal shape nung anal niya is good din. So medyo kulang lang yung kulay niya dito sa may bandang anal niya. So, hindi kagaya dito sa dorsal at caudal niya na merong blue, red, orange, pink na mga kulay. So dito sa anal niya is medyo kulang pa ng ano, ilang kulay. Pero overall maganda din naman rin yung kulay niya at form niya. So yan po yung mga fault ng isdang to. So ito po si TBO. Si TBO is bago pa lang ako sa pag-group nitong ano, si TBO. So kaya, pero sa crown tail mascot, sa mga ganon na strain is may experience na po ako doon. Pero ngayon nagtatry po ako dito sa si TBO. So itong si TBO na to is isa po to sa nag-room ko last month siguro. So itatry po natin kung ano yung mga fault na meron siya. So based po dito sa picture is yung sizing niya talaga is kulang pa. So bata-bata pa siya. So ito po yung sizing niya. So dito sa caudal niya is hindi pa masyadong ganun ka taas talaga yung ano niya, stock niya. So medyo bata-bata pa siya. Pwede siguro sa junior size, junior category. So sa body niya is sa mga CTBO pala is palinisan ng ano yan ng body. So dapat wala talaga masyadong mga metallic or kulay doon sa kanyang body. So medyo kagaya nito. So ideal color ko din sa ano, sa akin lang ideal color ko para sa CTBO is yung lace niya is kulay blue. So ito medyo hindi siya blue, medyo metallic siya, pero okay lang din naman. Overall, maganda pa din siya. So, kailangan lang to palakihin to para mas makita natin kung ano talaga yung potential niya. So, sa anal niya is okay naman. Medyo wala masyadong ano,
So may tining siguro konti, pero konti lang. So may minor fault lang din 'yon. First stock niya is ang ganda. Yan oh. Mataas yung ano first stock niya. So ito HMPK copper. So sa HMPK copper one tone. Kailangan talaga dito is one tone. So sa nakita ko po dito sa HMPK copper ko, this was my copper HMPK last 2020 ah. Ini-entry ko po sa ano Vietnam show. So nag-place naman din po siya doon, pero kulang pa din po talaga based dito sa picture niya is yung dorsal niya medyo broad pa, so kailangan pa talaga i-upgrade tong mga copper ko nung ano. Ngayon din ako nag-copper kasi nakapupos ako ngayon sa multi. Pero sa overall color niya is good naman siya. Is matatawag talaga siyang one tone. So yan, wala namang random ray sa kanyang kaudal. So okay pa rin siya overall based dito sa picture na nakita natin. So DTHM mascot. So ito, DTHM mascot ko to last year. So ito, nanalo din to sa show. Medyo bata-bata pa siya dito kasi may ano pa siya eh. Yung lobe niya parang may opening pa, pero nung pag tiningnan mo to sa personal is okay naman siya, parang cello lang siya na hindi pa nag-fault. So pero sa mga DTHM talaga is big fault talaga yung may malaking butas pa yung lobe nila. Caudal niya is 50-50 naman, so 180. Medyo mataas konti yung anal niya. Pero okay pa rin siya kasi pasok pa rin siya sa symmetry na hinihingi ng standard. So yung ulo niya is okay din, mascot. So guys, yun po. Yun lang po muna ngayon yung i-prejudge natin. So meron pa tayong gagawing mga video patungkol dito. So abang-abang din po tayo para din po sa may ma-learn din po tayo lahat na panibago. Sa mga gusto nyo pong ipa-prejudge ng mga fish ninyo, pwede nyo po akong i-PM. So, pwede nyo po akong i-PM sa Facebook ko. Ilalagay ko po dun sa description sa ibaba. So, marami pong salamat sa pakikinig at pagbibigay ng oras para dito sa panibagong vlog natin. So, kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel natin, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-hit ng notification bell para ma-update ka sa future uploads natin. So, this is GB's Beta. So, marami pong salamat sa pakikinig and happy beta keeping!